Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. Kamakailan ay nabigla kami sa balitang pumanaw na si Direk G.A. Villafuerte. Hinihinalang naging biktima siya ng COVID-19. Bago pa man lumabas ang resulta ng kanyang test, siya'y pinawian na ng buhay. Si Direk G.A. po ay nakilala sa Pinoy Gay Cinema. At marami po sa mga naging lead actors niya sa kanyang mga pelikula ay naging guest natin dito sa WTFU. Balikan natin ang mga interviews na yan sa special edition ng WTFU. Bago ang lahat, gusto po natin magpasalamat kina Mickey at Angel, mga bagong YouTube Platinum members. Kung katulad po kayo nila Mickey at Angel na napapanood yung mga exclusive videos natin tulad ng The Voice, PBB at yung Top Sexy Model, punta lamang sa ating homepage at i-click ang join button. At pwede rin sa Patreon, patreon.com/WTFU. At i-click naman po ang Be a Patron button. Tandaan, kung walang credit card, pwede po ang GCash o PayMaya. Dahil dyan, balikan na natin yung ating mga interviews featuring yung mga naging lead actors sa mga pelikula ni Direk G.A. Villafuerte. Bago natin napanood si Joaquin Sean dito sa WTFU at bago pa man siya maging reality show winner sa TV5, una niyang ipinakita ang kanyang solid performance sa pelikulang Kapa ni G.A. Villafuerte. Paano sa inyo nangyari yun? Okay lang sa inyo? Malay mo naman, may pinagkakabalan. Sa trabaho, one time day, mamahalan kayo. After noon, siya pinag-showbiz ka. Yes, naging former TV5 artist ako. Nabigyan ako ng break yung... Sumali sa alikat sa mga serye-serye, ganyan. Yes, nag-guest ako sa mga Wattpad. And then lumabas na rin ako sa ibang network. Naging talent din ako. Ah, talaga? So, yes. Ma-acting-acting ka? Ma-acting naman talaga. Kung bibigyan ka ng project, anong dream project mo sa showbiz? Anong klaseng role? Karami na nabibigay ng role sa akin talaga yung nambubugbog eh. Gusto ko naman yung wholesome talaga. Ah, nambubugbog? Oh. Nambubugbog ka pa? Oo. Oh. Ah, nambubugbog ka? Kahit saan naman. Depende sa role na ibibigay sa akin. Hindi, sa tunay na buhay, nambubugbog ka? Paano klaseng nambubugbog? Sabi mo na ba? Ay. Matapos magpa-sexy sa indie films at sumayaw sa TV, mapapanood si Joaquin Sean bilang bad boy sa mga teleserye. Pero wala siya doon. Madalas talagang hype na yun. Isa sa mga hindi malilimutang lead actors ni Direk G.A. ay si J.M. Martinez. Guwapo, macho, at walang takot. Yan ang tatak ni J.M. sa sinihan. Paano nga ba siya na-discover ni Direk G.A.? One time, nagiinom ako sa isang bar. Tapos yun nga, si Direk G.A. nandun siya. Si Direk G.A. na naman? Nandun siya. Tapos tinanong niya ako. Sabi niya, di ba ikaw yung J.M. Martinez, yung nag-audition nga dun sa film? Sabi ko, opo. Tapos, ayun, dun na nag-start na gumawa ng film. Tapos yung mga, syempre kung Direk G.A. ito, mga gay film ito, mga sexy love scene, mga ka-eksena mo, mga kapwa lalaki. Talaga. So, nakailang ano ka na, eksena na puro kapwa lalaki? Marami na, nagpastan. Ah, talaga? Ano, kissing scene ganyan? Oo. Love scene ganyan? Frontal! May mga gano'n? Wala. Hindi naman, pero syempre, siguro sa camera, inaanguluhan nila. Pero pag pinapalabas sa, ano na, sa may cinema, wala naman nakikita. Pero pag gumagawa ka ng eksena, ano, may plaster? Wala. Wala. Dinauso yun. Ay, dinauso. Wala, dinauso yun. Iniiwas na lang yung si alaga. Iniiwas? Oo. Paano iiwas? Parawa kayo may alaga. Parawa kayo may alaga? Paano naiiwas? Yung puson lang yung tinata. Sa akin yung puson lang eh. Puson lang yung binabangga ko para hindi siya masagi. Kasi di ba pag magdikit kayong ganun, edi magdidikitan talaga? Oo. Kailangan mo talaga iiwas. Kaso may mga iba kasing partner. Ewan ko binabangga nila. Ewan ko strip nila. binabangga? Oo, may mga ganun experience. Teka lang. So ibig sabihin, meron ka mga naka-eksena na naapektuhan? Siguro. Naramdaman mo? Oo, meron din. Ah, talaga? Yung mga isa-dalawa. Ah, talaga. Artista sila ngayon? Hindi na eh. Hindi na, matagal na kasi yun. Mga 2015. Pero ano sila, sikat sila? O in, kumbaga... Hindi na rin gumagawa ngayon eh.
Nag-abroad na yung yun, yung mga naka-partner ko. Ah, talaga? Apektuhan, naramdaman mo? Siguro, kasi... Eh, binabanggit nila sa akin. Bakit mo naman nasabi na naapektuhan sila? Anong naramdaman mo? Kinikis-kis din sa akin. Eh, ayoko. Eh, pag kinikis-kis, may chance na yung sa'yo din mag-erect din dahil may nagkakaroon. Ay, hindi namin... Direk, alam mo ba yung ganon? Hindi namin alam. Mag-kinikis-kis ba? Nako, ang dami pa naman pwede mag-kis-kis. So, alam ko na ang susunod mo indie film. Kiss-kiss. At saksi ang marami, hindi lang kiss-kiss ang kayang gawin na nag-iisang J.M. Martinez. Ang poging chef na si Alvin Nakasi ay dati ring indie actor. Minsang nagpatikim ng masasarap na cake dito sa WTFU. Pero bago yun, napanood siya ng marami sa mga daring na performance sa mga pelikula ni Direk G.A. Chef Alvin Nakasi. Hello naman sa iyo. Hello, Mr. Fu. Ikaw naman. Pogi naman chef nito. So, siya ngayon ay isang pastry chef. Pero bago ka talaga naging pastry chef, eh naging indie actor ka. Tama? Yes, Mr. Fu. Before ako napunta dito sa linya na to, ay gumagawa ako before ng mga sexy films. Sexy films. So ano ibig sabihin, sexy films, ibig sabihin ano ba to, all the way o yung mga sexy-sexyhan o all the way? Actually, I'm not sure about this all the way, pero it's more on frontal, tatag na. Hindi siya all the way, kulang pa yon. Para kay Alvin Nakasi, maganda ang kanilang pagsasama ni Direk GA. Everything about him is really good and sweet. Mabait na director si Direk GA. And until now, treasure ko yun. Yung samahan namin saka, ano? Saka... Ganda-ganda ni Direk GA. Pero sabi mo, dun sa, yung sa first time mo, na ang ka-eksena mo ay lalaki, bakit ka na-tense? Bakit ka nagulat? Sino ba yung ka-eksena mo dun? Actor din, syempre. Actor. Actually, ano, nung time na nag-start ako nun, may pangalan na siya nun eh. Ah, may pangalan na yung actor. So, kilala na siya. Kilala na siya. So, sa indie, ganyan. Maraming na nagpapapicture sa kanya. Hank na matangkad. Hank na matangkad. Ayaw na naman tayo. Ayoko ibulong. Ayoko din. Ipapasulat ko. Okay. Etong actor na to. Oo nga, may pangalan na nga itong actor na to. Siya yung una mo naka-eksena. Oo, na-shock din ako. Na-shock ka dahil? Ano bang instruction? Eh, sabi kasi, yung character ko kasi dito medyo may identity crisis siya. So, nung time yung na... Yung ikaw ang may identity crisis? Yung ginagampan ako na role. So, nung time na hindi ko na alam gagawin ko, pumunta ko sa bar, nalasing. Tapos doon ko siya na-meet yung character na yan, which is yung ginagampanan nga niya. Tapos dinala niya ako sa condo niya. Oh, tapos may gagawin siya sa'yo. O may gagawin kayo. May gagawin siya sa akin bilang lasing na ako. Wala na ako sa... So siya may gagawin sa'yo. So, siyempre inisip ko acting lang. Na iaano niya ako. May gagawin siya sa'yo. O ngayon, siyempre dapat kunwari lang. O anong ginawa niya? Inano niya talaga eh. Tinotoo niya? Pwede ko sabihin din. Tinotoo? Tinotoo. Nito? Oh. So lahat ng pelikula mo, lagi ka nakahubad. No, never ka nagdamit. So pag pupunta sa shooting, wala ka na kailangan dalang damit. Meron. Kaya lang hindi naman lahat sexy films. Kasi may transition naman yan eh. Hindi, ano nung una? Nung sa transition sa film, kunwari may damit ka muna. Tapos all throughout, na lahat 80%, 85% ng movie, nakahubad ka na, ganon? Parang ganon. Hindi pinulmon niya. Sa ngayon, tuluyan ng tinalikuran ni Alvin Nakasi ang showbiz. Tahimik siyang namumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Middle East. Ang honky daddy at casino dealer na si Migoy Alcantara ay dati ring artista ni Direk GA. Isa din siya sa mga matatapang na bida sa pelikulang Kapa. Ano ba kita? Dahil sa'yo napahamak ang kaibigan ko! Pag nakita ko siya, papapatay ka siya!
Binigoy ay isang indie actor, courtesy of Direct GA. So, nagpapasexy ka talaga. Hubad-hubad, ganyan, love scene. Nung time na yun kasi, lahat naman na ginawa pa sa kanya, puro bubara naman. Ah, talaga? Hindi ka pinagdamit. Buti hindi ka na pulmonya. Hindi ka na pulmonya! Oh. Pero may towel after. Ah, may towel after. So, hubad-hubad? Hubad-hubad. Wala akong ginawa sa kanyang hindi hubad. Tapos yung mga love scene mo, babae, lalaki, may, lahat? May babae, may lalaki. Combination. Teka na, paano pag kapwa lalaki? Eh, syempre, pag nagdikit, may epekto. Na-epekto ka na rin kahit kapwa lalaki? May times din na, ano, na... Ah, talaga? Oo, kasi may friction eh. May naka-eksena ka na sobra talaga na-epekto ka na lalaki? Na i-turn out, hindi naman pala talaga tunay na lalaki. Sino yan? Karami naman ang naka-action ako, medyo may ano, medyo. May bahid, may sinak. May arousal. Ah, talaga. Hindi, pero body? Hindi naman. I can't say, kasi sabi na straight shit. Pero naka-apektuhan sila? Hmm. Talaga? Siguro naka-carried away siya. Naka-carried sa eksena? Kapag naghahalika na whatever. Kasi minsan akong ginawang movie na, yung guy, sabi niya straight siya, tapos, gusto ng director may hard on eh. So, pati kasing kuraw. So, ginawa ko. Paano ba ginagawa yun? Sample! Ang taas! Di, syempre, kung paano mo pati kasing sa'yo, di ganito yung ginawa ko sa kanya. Ikaw ang humawak, gano'n? Oo, pati kasing kuraw. Ano yung part of the scene? Part of the scene. Pero meron ka eksena sa babae. Meron. Nagka-plaster ka. Hindi na uso. Hindi na ba uso? Sorry, lagi sinasabi na hindi na pala uso yung mga plaster. Hindi kasi pag... Naubos na ang plaster! Alam mo, kasi ganito yan, pag mag-shoot na, yung mga baklang director, inuubos nila yung mga ano plaster sa mercury drug. And then, may rule lang ako kayo, sabi ko, pag ganito yung eksena, limited yung tao sa set. So, I just want the director, the AD, tsaka kung sino man yung photographer, yun lang yung pwede nita. Kasi nakakaano naman din na. Nakaka-conscious. Paano yun? Halimbawa, love scene, walang plaster. Siyempre magdidikit. It happens talaga. Hindi ka maapektuhan. Well, hindi mo sabing hindi kasi skin to skin. So, minsan naapektuhan pa din. Most of the time. Paano yung babae? Naramdaman nyo din na may apekto? Iniiwas niya. May isa akong ka-eksena before na iniiwas niya kasi medyo... May ka-eksena ka na bang babae na itinuloy mo? Oo, wala pa na lang. Tinuloy mo sa eksena? Hindi. After ng eksena, uwian na, tinuloy? Hindi rin. talaga lang. Si Jaken Mondeville ay isa rin sa mga paboritong bida ni Direct GA. At alam nyo ba na naging guest din namin siya sa mga sinaunang episodes ng WTFU? Nagmahal na saktan, tapos nag-ano? Mag-gym na lang siya. Naging makulay ang halos isang dekadang paggawa ng pelikula ni Direct G.A. Villafuerte. At dahil sa init at tapang ng mga nagawa niyang eksena, ay hindi talaga makakalimutan ang kanyang mga likha. Naalala ko si Direk bilang isang mabuting kaibigan, mabait na director, nakalungkot lang syempre, sana siya ngayon. Nagpasalamat ako dahil hindi ako magiging J.M. Martinez kung hindi dahil sa'yo. Maraming salamat, Nay. Sa muling pagkikita. Gamitin yung chance na ito upang magpasalamat sa iyo, Direct GA or Nanay, kasi Nanay ang tawag ko sa iyo ever since, dahil tinuloy mo kaming parang anak, parang kapatid. Kung nasaan ka man, Nay, sana masaya ka. Syempre, no more pain, no more suffering, but happiness. Hindi madamot at mabuting tao, yan si Direct GA Villafuerte. Kaya naman, magagandang alaala ang iniwan niya sa marami.
Siyempre po, tuloy-tuloy pa rin po ang sorpresa dito sa WTFU para sa inyong lahat, sa ating mga YouTube channel members at sa mga Patreon premium subscribers. Kaya mag-subscribe na! Ito ang inyong Mr. Perua, Matt!